Yon, good day. Welcome po ulit sa ating channel, and today's scoop is gagawa tayo ng poste para sa ilaw. So, to usually ang ginagamit is DI pipe na bilog. Pero since nagtitipid tayo, no, pwede naman na siguro 2x4 na tubular. Poste tayo sa bawat kanto ng pader natin para may lagay ng ilaw pati. At saka doon, no, kung papalagpasin ko itong yung bubong dito, papalagpasin ko, paabutin ko hanggang doon sa labas. So yun, abangan nyo po kami at tingnan natin kung paano discarte dito. Oh, ayun na yan. Putulin lang namin ito. Importante, pagkaputol nila ng poste, importante na matakpan yung mga dulo ng tubo. So, magputol na lang kami ng flat bar na didos, dos yung lapad, no? Kasi yun ang tinatakas namin. At para di lumusot yung tubig, sinusulgad na namin diretso. Saka kakain na lang yung cutler niya. Importante kasi na hindi masabukan ng tubig yan, so ipupulgad natin. Okay. Yun, naisa na. So, papansin nyo, yan, tinatagtag na lang namin ng bakal dun para siguradong matibay siya. So, nalagyan namin yan ng ipapampasin ng coil lock. So, kapag nabuhitan yan, mas matibay na siya. At itong brinsing na to, temporary lang na brinsing niya para mahabol namin yung kalupilan. Pag napiksa namin yan, tatanggalin din namin. So, pang brinsing namin, tapos saka namin hinihila-hila ng level. Yan. Mainit dito, kawa ka. Kalibol na yan. Ewan ko, nakakita na rin kayo ng ganito. Magnet na ground ng welding. Na bibili lang din naman sa Shopee yan. Medyo convenient gamitin. Yeah. 4 o'clock p.m. no? Medyo pinagliligpit na sila at uwi na kami. Medyo natapos naman na namin lahat ng poste. So yan, dalawa lang tao ko ngayon. Pangatlo ako, extra. So meron kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titong poste. So yan, basically dyan ko naman din ilalagay yung ilaw kaya mataas yan. Pero yung balustrade mga hindi na ganun kataas. So, kung paano namin siya kinabit, ayan, basic lang naman. So mula dito sa dawin namin ng nabuhos na pader, ito pa yung buhos sa baba eh. So nagbe-brace na lang kami dyan. Tapos pag inalulak sa amin to, kakapit ulit namin yung horizontal bar niya dyan, paikot. Kapag yan, ito ipuporma na, ito ihahalulak sa amin sa ibabaw. Hanggang dito yan. Tapos yung horizontal bar niya, gawin ulit namin sa poste para siguradong matibay. Gawin namin siya, pag sa kantuhan, ganyan. Sa diretsuhan, i-discartehan na lang. Ganyan. Yan. Pag na-bracing naman na din namin yan, natibay na yun. Ito yung temporary na support lang namin, hindi na natanggal. Para tatanggalin din yan. Yan. So bukas, sintadahan namin ulito ng corn blocks, yung ganun. Parang ganito. Isang patong lang. Yan. Para mas tumibay na siya. Ang daming poste. Ito kasi may balak ako dito. May diretso ko itong bubong na ito. Bubong ng butas ng stub ko yung pinunblock na ito. Para may silong naman. Okay. 6.5 hours later. Ngayon, good day. Day 2 po ng pag tatrasis natin, no, at saka balustrade. So tuloy na lang namin ito. Unahin na lang pala namin yung
pagpapatungan ng bubong. Tsaka yung balustrade. Gabay, tawagin. So, abangan nyo kami dito para at least paano alam nyo na kapag ganyan man ang gagawa. At kaanapan namin ng parang kusang kami makakatipid. Medyo may kamahalan din kasi itong bakal na to. So, ayun, bumili na kami pang gabay. So, abangan nyo po. So, yun. Dito na lang namin binubuo yung framing ng pinakabubong namin. No? 2x2 na lang yung ginamit na ito. Sikwa kwadrado namin to. Medyo malaki lang siya. Tapos bubuhatin namin ng buo. Yung pakwadrado lang para masigurado lang namin iskwalado. Ngayon, para masigurado natin iskwalado yan, isang mabilis na paraan para masukatan natin kung eskwalado ba. Gagamit tayo ng formula. So, ayaw ko kung aware kayo dito. So, madalas ito ginagamit sa mga fabrication ng bakal para mabilis lang tayo. Minsan kasi pumipilipid yan kapag nabuo na eh. So, ngayon para masukatan natin kung tama ba eskwalado, gagamitin natin formula. Sige. Kailangan ko ng dapis. Good. Good na? Inintay ko lang ito mahimik na para mapaliwanag ko ng ayos para makuha natin kung eskalado ba talaga yung binubuo natin yung rectangle. Yan. Kesa sumukat tayo mula dito, dito tsaka dito, tapos ito tsaka dito, ito na lang susukatin natin dyan. Makukuha na natin kung eskalado yan. Base dito sa trigonometric Pythagorean theorem, no? So, ito kasi meron na kaming sukat 4.5 meters at saka ito meron na kaming sukat 3.96. Yan. So base sa formula ng Pythagorean theorem, ito inaral naman to ng mga napapaninong tao dyan. Meron kaming 4.5, i-squared natin yan, tapos 3.6 squared din natin yan. Ang magiging sagot niya is yung squared ng 4.5 20.25, yung squared ng 3.96 15.6, tapos ipa-plus natin sila, ang total na sagot is 35.93. so base sa formula, itong 35.93 na to naka-squared pa yan. So, para makuha natin yung linear length niyan, aalisin natin square to, square root natin to ngayon. Square root of 35 para maging linear meters na siya. Kasi ito, square 10 times 2 niyan. So, square ng, meron naman yan sa calculator, yung symbol na ganito. Square root nyo yan, sa scientific calculator ha, tapos 35.9. Ang sagot? 5.99 meters. So, ito, pag sinukat natin yan, dapat 5.99 meters. Hindi na yung lalayo sa 5.99, dapat more or less ganun. Sigurado na yun na eskwalado kapag malapit sa ano. At least, eksakto, mas maganda, eksakto, 5.99. Pero pag malaki ang diferensya, pilipit yan, ibig sabihin. Kasi pag pumilipit yan ng ano, hahaba yung sukat natin dito. Pag pumilipit ng todo yan. Ayan, mamaya, pag nabuo nila to, medyo mga to. Pag nabuo nila yan, sukatin natin yung diagonal length niya. 5.99 meters. Okay. Kahit ito lang sukatin natin niya, malalaman na natin kung eskwalado yung nabuo natin. Okay. Thank you. Try go tayo ngayon. Gamit na gamit to sa mga nagpapabrigate ng bakal. Thank you. Hey, time check pala. As of 5 o'clock p.m. ito po yung tapos namin sa maghapon. Medyo mas mahirap po kasi pag mataas na ang ginagawa, so ito hindi pa namin nalalagyan ng soleras. So yung sa lupa lang, tapos yung roof tips, mas marami pong soleras yan pag ano, papalagpag. Tapos yung gabay, medyo tinaasan na lang din namin para at least pag may nagkaharutan dito sa taas eh, hindi naman diretso mahulog. Baka may tendency mahulog kasi sa baba, mataas na to. So,
another day pa para matapos to siguro. Pinto ko pa. Hindi ko itong ano eh. Yan, paikot. Galit lang yung klebe kasi mababa lang to. So yung klebe niya mga inuhin. Ito nga, ito nyo dito yung klebe. Nasa bubong. Tapos ito, ipa-flashing na lang natin. Siwang dyan. Tingnan doon. Tapos, mas tumibay na siya. Hindi pa siya masyado kompleto yun. Dito pa, mayroon pa dito pa sa taas. Tapos ito. So, ayun. Kailang natapos. Kulang na sa oras. Tapos pintura. So, okay na. Okay. So, susunod ulit.